Ray, aling mga lugar ba ang uulanin? Yes, Monica, magandang gabi sa ating mga kasambahay. Mostly dyan, Monica, yung western section ng ating bansa dahil ito apektado nga na tinatawag natin na southwest monsoon o yung habagat. Ayon sa pag-asa, sa area po ng Luzon, makakaranas po ng kalat-kalat ng mga pag-ulan, lalo na po yung area ng Occidental Mindoro at maging yung northern portion ng Palawan dahil po yan sa epekto nga nitong southwest monsoon o ng habagat. Sa Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas pa rin po ng maliwalas na panahon pero may posibilidad ng pagkakaroon po ng papulupulo mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Yung area naman po ng Visayas ay makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan dyan po sa may Panay at Negros Island, yan po yan sa may Western Visayas dahil pa rin po sa epekto ng habagat. Yung nalabing bahagi naman po ng rehiyon ay makakaranas din po ng papulupulo mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Mindanao po, yung Zamboanga Peninsula, yung mga area po ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay makakaranas din po dyan ng mga pag-ulan na dulot nitong southwest monsoon. Samantalang malaking bahagi ng Mindanao makakaranas pa rin po ng mostly maliwalas na panahon pero may posibilidad ng pagkakaroon po ng mga pag-ulan kagaya po dyan sa may area ng Davao Region at maging dyan po sa may Cagayan de Oro. Samantala, yung bagyo na binabantayan po ng pag-aasa dyan po sa may Dagat Pasipiko, ito po ay nandiyan sa may area ng mahigit 2,500 kilometer dyan po sa may east-northeast ng extreme northern Luzon. Makita po natin, napakalayo po nito sa Philippine Area of Responsibility at hindi inaasahan na papasok sa ating PAR. Pero dun po sa mga maglalayag, matataas po ang mga pag-alon. Diyan po sa may mga baybayin po ng Batanes, delikado po dyan na pumalaot ang mga sakyang paisla at maliit na sakyang pandagat dahil nga po sa taas ng mga pag-alon na maaaring umabot sa 4.5 meters. Yan ang latest sa ating panahon. Balik sa iyo, Monica. Ray, wala naman tayo nakikita na namumuong weather system na maaaring makaapekto sa ating bansa anytime soon, lalo na ngayon, no? Malapit na ang pasukan ng mga estudyante. So far, dun sa ating tinitingnan mga models, Monica, ano, may mga bagyo man na nabubuo sa Dagat Pasipiko, pero sa mga susunod na araw hanggang sa weekend, wala tayo nakikita, Monica, na ito'y makaka-apekto sa ating bansa. Napakaliit na possibility nga na ito ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, Monica. Ay, oo, kasi nagsisimula na rin ang Brigada Eskwela ng mga paaralan. Maraming salamat, Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa UNTV Weather Center.